na naman. Nahihilo ka yata. Pasensya ka na lang. Wala tayong magagawa. Magandang araw mga kaibigan. Mayroon naman akong share sa inyo. Ito yung aking pangalawang video. Ayang ituturo ko po sa inyo ay ang paggawa ng short splicing, kung tawagin. Ito yung term sa barko na ginagamit, short splicing. Pag yung mga putol-putol na lubid ay ating pagdudugtungin. At bago natin pong umpisahan ay papasalamat po ako sa una kong naging video at sa mga nag-view sa akin at nag-subscribe. Maraming salamat po. At tara na, umpisa na natin para mabilis. Ito, may dalawa kong lubid. Hawak ko, linagyan ko na ng masking tip dito sa bawat dulo ng strand ng lubid. Yan, para mabilis. At linagyan ko na rin sa ilalim para hindi magkabulbol pagawakan. Pag yung mga beginner, dito, kaya na kailangan. Pero yung mga bihasa na, kahit hindi na kailangan. Ngayon, kung pag matigas ang lubid, ang ginagawa ko kasi, mga requisition equipment, matigas pa. Pag galing ng mga faktorya. Ang ginagawa ko, mamasamasayin ko muna. Yan, paikot-ukutin ko. Para madali kong madukot. Kahit hindi na ako gagamit ng screwdriver. At isa nga pala, ito pa, dapat gagamitin natin. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang mga kakailanganin. Ito, electrical tape. So, itong flat screw. Para sa mga baguhan yan, kakailanganin nyo pag nahirapan, pag sinasabi ko, tigas. Ang lubid ka, kailanganin yan. Ito, umpisa na natin para mabilis. Sorry. Ito, bukayan mo yung tatlong strand na itong lubid na to. Itong lubid na ito ay 12mm. Ito, pag ibuka mo yung tatlong strand na ito, yan, yan. Pagkasawahin mo lang siya, yan. Sigara din yung bawat kanto yan, pasok yung strand nyo. Yan. Pugutin ko ulit. Daan-daan para mabili, para makita nyo maayos. Yan ulit. Papasok ko ulit dito. Yan. 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 Ganyan ang kalabasan yan. Ngayon, tuturo ko ngayon kung paano pagpasok ng strand sa may pagitan ng kwan. Ito, tuturo. Ito, number one. Ito, laktawan nyo ito, ipasok nyo dito. Ito yung ipapasok. Ito, laktaw, pasok. Leave one space lang, ang kailangan. Yan. Igot nyo ang konti para bumuka konti. Yan, papasok nyo ngayon dito. Yan, pasok lang. Yan. Yan. Ito, number two. Ito, number two. Tutin nyo yan para pang number to ito pasok ulit doon leave one space lang yan pangatlo ganun din leave one space lang yan kung ipasok na yan ilain nyo yan itong dalawang ilain nyo yan yan sabay ikot konti para maganda yung ayos yan. At pangalawang ikot lang po. Yan. Ganyan din. Yan. Ipasok mo doon. Leave one space. Yan. Ito. Skip ka rito. Pasok mo din sa loob. Sa kabila. Yan. Ito. Hindi nyo maigi. Yan po. Yan. 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 Ganito rin sa kabila. Pasok nga rin dito. Leave one space lang. Yan. Yan. Yan sa mga sa kabila. Number 3. Yan. Laktaw to. Pasok dito. Yan. Ikutin mo yan para yan. Yan. Ganyan mangyayari yan. Yan. Hilahin mo para konting likit. Yan. Yan. Sa kabila naman, ganun din ang gagawin. Yan.
Tanggalin mo ngayon itong nakatip na ito. Tanggalin mo itong nakatip na ito. Yung pinag-guide ko lang naman yun. Yan. Ganyan din mangyari. Yan. Leave one space lang. Ito ulit. Yan. Ito. Pasok mo doon. Yan. 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 Leave one space to. Pasok doon. And then. Yan. Yan. Ganun din itong number 3. Yan. Laktawan mo to, pasok mo dito. Yan. Dalawang ikot lang po. Ito yung tinatawag na short splicing. Buhayin ko na para makita, para mabuo. Maganda, makakita yung buo. Ito ulit, laktawan yan. Yan. Ganyan. Ilan. Ganun din yan. Sa kabila. Yan. Laktaw. Yan. Laktaw ulit. Yan. Ganyan po ang mayayari niyan. Sabay. Ikot nyo ganyan. Yan. Ikot. Kung gusto nyo yung kwan, palo-paloin nyo lang ng ganito. Yan. Ang matawag na short splicing. Tip ko lang yung mga bagong graduate ngayon ng maritime school. Minsan nakakalimutan natin yung turo ni teacher. Minsan kasi mabilis magturo si teacher. Ay natambay rin tayo ng matagal. Lalo't may pandemya tayong hinaharap sa ngayon. Nakakalimutan natin. Kaya ang payo ko lang sa inyo tip. Pag may mga lubid kayong nakikita sa mga sulok-sulok ng bahay nyo, pwede nyo pag-practisan. Para pag yung sumampa kayo sa barko, may baon-baon na kayo, may idea na kayo. Sigurado, pag inutusan kayo ni Chief Minito, o kaya si Boson, hindi kayo makakaligtas dito, lalo na yung mga newly graduate nyo, pakyat. Minsan, nahiya kayo magtanong sa mga kasamahan nyo. Kaya dito pa lang sa bahay, sa Pilipinas, malalaman nyo na. Ngayon, kung nakakalimutan nyo naman paggawa nito, search nyo lang yung aking video. Tiyak, sigurado 100%. Hindi na kayo mahirapan. Yan lang payo ko sa inyo, mga naging spare na magiging isang marino. Yan lang. Salamat po. Sa susunod ulit na aking pagbibideo, sana suportahan nyo po ako. At marami pa akong share sa inyo ang kaalaman sa barko. Maraming salamat po.